careful. So we're now here in Robinson's Galleria here in... Sino sa inyo ang di umano'y muntik nang makidnap sa isang mall? Si kakainin ng ahas. Marahil ay isa ka rin sa mga nakarinig na sa kwentong ito tungkol sa isang celebrity na kinuha di umano ng taong ahas sa isang mall. Ang celebrity na aking tinutukoy ay si Miss Alice Dixon. At makalipas ang 30 taon ay binasag na ni Miss Alice ang kanyang katahimikan at nagsalita na siya tungkol sa isyong matagal nang inuugnay sa kanya. Ngunit bago natin ilahad ang kanyang buong salaysay ay magkakaroon muna tayo ng kaunting backtrack tungkol sa kwentong ito. Nang sa gayon ay medyo ma-refresh sa atin ang issue na ito na hindi pa rin mamatay-matay sa haba na ng panahon. At para na rin sa mga millennials dyan na ngayon lamang maririnig ang isa sa pinakasikat na urban legend ng Pilipinas. Ang kwentong ito ay nagsimulang kumalat noong taong 80s at 90s kung saan ay mayroon di umanong taong ahas na nambibiktima sa isang mall. At ang mga binibiktima nito ay ang mga magagandang babae. At isa na nga di umano si Miss Alice Dixon sa mga naging biktima nito. Maraming kwento ang tungkol sa pinagmulan ng taong ahas. Ngunit ang pinakasikat ay ang version na ito. Isa di umano ito sa mga kambal na anak ng isang mayamang negosyante. At ang kambal nito ay isang normal na tao na siyang namamalakad ngayon ng kanilang negosyo. Ang taong ahas na ito ay siyang nagmistulang lucky charm ng kanilang pamilya dahil nangingitlog di umano ito ng ginto at ito ang pinagkukunan ng kanilang yaman. Sadyang ginawan di umano ito ng malaking chamber sa loob ng mall. Ito ay nakapwesto sa ilalim o sa underground. Kaya nila dinala ang taong ahas sa mall ay dahil hindi na nito kayang alagaan sa kanilang bahay. Dahil ang pinapakain di umano dito ay laman ng tao. Hindi lang basta kwarto ang ipinagawa sa kanya. Dahil sa loob ng chamber ay nandoon ang control room ng mall na ito at may mga secret passage papunta sa mga dressing room at dito niya nagagawang mambiktima. Ang balita pa nga, kahit mga sales lady sa mall ay binibiktima nito. Ang mall na aking tinutukoy ay ang Robinson's Mall. Kaya daw yumaman ng husto ang may-ari nito ay dahil sa taong ahas. Kaya naman noong gumawa sila ng logo nito, kung mapapansin mo ang letter R dito ay korteng ahas. May mga kwento na nagustuhan di umano siya ng taong ahas kaya hindi niya ito pinatay. Ngunit tinanggihan ni Miss Alice ang proposal nito. At para hindi na lamang ito magsalita sa media, ay binayaran di umano ito ng kanyang pamilya. At noong panahon na iyon, ay nang ibang bansa na lamang si Miss Alice para makatakas sa kontrobersyang ito. Makalipas nga ang mahabang panahon na pananahimik ni Miss Alice, ay binasag na nito ang kanyang katahimikan at nagsalita na tungkol sa isyong ito. At narito ang kanyang pahayag. Panoorin ang buong interview sa isang talk show na ito. Sino sa inyo ang di umano'y
muntik nang makidnap sa isang mall ng supposedly kakainin ng ahas. Nakakatawa yung kwento na yun. Gusto ko malaman yan. Supposedly. Pero hindi yan totoo. Supposedly. Ano ba ang balita pa nun nagkinukwento sa amin? Kaya, nagkataon naman, hindi ka na pagkikita nung mga panahon na yun. Hindi ka namin nakikita sa TV, hindi nakikita sa movies. Ewan ko parang kung anong panahon yun. Basta, ewan ko parang nagpahinga ka siguro for a while. Sabi ko, alam mo ba, ba't hindi nakikita ngayon si Alice Dixon? Kinain na tayo. At iyan ang naging tugon ni Miss Alice tungkol sa isyong matagal nang ikinakabit sa kanya na di umano'y kinuha siya ng taong ahas. At kung bakit hindi mamatay-matay ang kontrobersyang ito ay marahil marami pa rin naniniwala sa urban legend na ito na totoo ang taong ahas. Sana'y nagustuhan mo ang ating paksa at ihingi sana ako ng konting pabor. Pakilike lamang at mag-subscribe sa ating channel at kalimbangin mo na rin ang mahiwagang kampana para lagi kang updated sa mga susunod pa nating video. At sa pagkakataong ito kaibigan ay nagpapasalamat ako sa iyo dahil sinamahan mo ako hanggang sa dulo ng videong ito. At lagi mong tatandaan na sa bawat misteryo ay mayroong nakatagong kwento.